ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Maayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapadayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mabuhay! Naka-partner Annie, dahil binati mo ang buong mundo, ngayong hapon, mga kapadayon, excellence in the arts ang ating pag-uusapan. Kung saan ating mas kikilalanin at panonoorin ang pagtatanghal ng mga performing groups na nagbigay ng karangalan sa atin, di lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ating makakasama ang Halili Cruz School of Ballet, ang Ramon Abusan Folkloric Group, ang Bayanihan National Folk Dance Company of the Philippines, at ang Philippine Philharmonic Orchestra. At syempre mga partners, mga kapadayon, hindi kompleto ang ating programa kung wala ang Sining Galaw at Sining Inspirasyon. Lahat ng yan ay inyong abangan dito lamang sa inyong paboritong weekend online cultural program tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour! Sa ating mga Pilipinong artista ay manood, humanga at mapawaw dito lamang sa Sining Galaw! Excellence in the Arts ang ating pag-uusapan ngayong araw, kasama ang mga world-class at award-winning artists at ang mga kinatawan ng institusyong humubog sa kanila sa napili nilang sining. Una na riyan ang Halili Cruz School of Ballet sa pamuno ni Dr. Shirley Halili Cruz na naglalayong iangat ang ating sining sa larangan ng pagsayaw. Halili Cruz School of Ballet was established in 1985 by our artistic director, Ms. Shirley Halili Cruz. In 1988, she formed a performing group called the Quezon City Ballet, but more recently it's called Halili Cruz Dance Company.
In 2014, the Halili Cruz Conservatory was formed, wherein jazz, tap, hip-hop, lyrical, contemporary, and Pilates is offered to our students. Halili Cruz School of Dance was the first dance school here in the Philippines who offered online dance classes during the pandemic through the distance dance education, which proved to be very favorable for us because the range of our students, not just from Manila, we had international students and students also from all over the Philippines, because it was easier for them to reach us through our distance dance. And I think one of the benefits of our distance dance education was that even if the lockdown was eased already, mm-hmm. they were able to train at the comforts of their own home. So as soon as we got back to our face-to-face classes and recital, mm-hmm. it's as if they didn't miss anything. Yes. Right? They were still strong and it improved a lot through our distance dance education. And since the others will have a hard time coming here, especially those abroad and in the provinces, they asked us to continue on with our distance dance education. So our studios are now equipped to be for hybrid learning. Most of our classes are hybrid because now we offer full face-to-face classes to our students. Full face-to-face classes are all beginners. How we transitioned from face-to-face to online? Well, as soon as it was alert level 1, like literally, that same Saturday, we offered face-to-face classes already. We were supposed to have our recital here at our very own studio because we didn't really expect a lot of students to come face-to-face because the lockdown was just lifted. And we were thinking that maybe a lot of parents will still be scared of going out. But we were wrong. So we had to do it in a proper theater, which was the Metropolitan Theater. Actually, our Metropolitan show was a surprise for everybody because we didn't expect that we had that much enrollees, participants for the recital. We were supposed to just hold it here in our studio, but since there were a lot who joined, so we decided to hold it in a theater. Mm. It was really short notice for everybody. I hope we can mount our third face-to-face recital in December. We hope you will enjoy the excerpts that you will be watching later from our Metropolitan Theater show. And the Celebration of Dance 2022. Yes, and our Newport Performing Arts Theater show. Summer Dance Divertisma 2022 and Diversive Fair 2022. Enjoy the show! Bye! Halina mga kapadayon, ating saksihan ang natatanging pagtatanghal ng mga estudyante ng Halili Cruz School of Ballet. The Halili Cruz School of Ballet is born of the passion and desire of its founder and artistic director, Ms. Shirley Halili Cruz, to provide the young girls and boys quality and systematic dance education. She authored a 12-level ballet syllabus. The HCSB offers a legacy of excellent dance education. The hundreds of international and national awards and recognition garnered by the school are an affirmation of the high level of performance and achievements of the school. The HCSB stands to move forward from the pandemic with multiple possibilities of reaching out to more young people here and abroad. HCSB is world-class, multi-awarded, and consistently top winners in the different international dance competitions. Halili Cruz School of Ballet is known for its excellence and high standard of dance education.
Talaga maikakaila ang husay at talento ng Halili Cruz School of Ballet na napanood natin. Isa pang natatanging grupo mga partner sa sining ng pagsasayaw ay ang Ramon Obusan Folkloric Group o Roth G na itinatag naman ni pambansang alagad ng sining para sa sayaw, Ramon Obusan, kung saan sinasalamin ng grupo ang mayamang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga katutubong sayaw at musika. Sa loob ng dalawang dekada, ang Ramon Obusan Folkloric Group ay naging tanyag maging sa international stage. Ngunit sa kabila nito ay nanatili ang kanilang layunin sa pagtataguyod ng kultura ng bansa. Halina't panoorin ang ilan sa kanilang mga natatanging pagtatanghal. Thank you.
Ipagpatuloy natin ang pagtampok sa ating mga renowned dance companies. Sa bahagi ito, mga partners, ay ating tunghayan ang multi-awarded dance company both nationally and internationally. Ang Bayanihan, the National Folk Dance Company of the Philippines, na pinamunuan ng dalawang pambansang alagad ng sining na sina Lucrecia Urtula para sa sayaw at Lucrecia Casilag para sa musika. At mga kapadayon, partner Ferdy, alam nyo bang ang ating kapadayon, nag-iisang mutya ng padayon, Binibining Annie Luis, ay miyembro at soprano soloist ng Bayanihan. Kumusahin naman natin ang kanyang experience na maging bahagi ng Bayanihan, National Folk Dance Company of the Philippines. Naku, partner, ha? Welcome, ganung partner, level. Padayon. thank you. Naging formal bigla. Yes. Naging resource person ako. Ayun na nga, partner. Yes. So how is it to become a member and the soprano soloist of Bayanihan? Actually, partner, it's a big honor and a privilege for me to have been able to become part of Bayanihan. Gaya na nabanggit ko kanina, ang Bayanihan for me, kasi nung nasa college ako, tinitingala lagi namin yan. Tapos pag nasa CCP kami, ganun talaga kami sa mga Bayanihan. Hindi ko inakala na magiging bahagi ako ng grupo sa kinalaunan. So it's also a big challenge. Bagamat masaya siya, nakakatulong sa confidence mo, sa paghubog ng talento bilang isang artist, pero isang malaki ring responsibilidad. Kasi siya lang yung natatanging national company, actually arts performing arts company ng Pilipinas sa ngayon, no? Meron pang, I'm sure madami pang susunod diyan, pero sa ngayon siya yung natatanging nag-iisa. So every time national dance company binadala siya sa ibang bansa, ang laking responsibility. Kasi nakita niyo naman, 'di ba? Kahit on stage or off stage, meron kaming may standard na hinihingi yung Bayanihan. So ngayon, sa ilalim ng pamumuno ng aming bagong executive director, kasi dahil pumanaw na ang aming dating pinakamamahal na si Ma'am Susie. At Benitez. Naging guest din natin siya dito, yes, sa Padayon. Ngayon naman, ang bago naming executive director na ay si Miss Mariel Benitez Javeliana, ang kanyang anak, na siya rin isa rin naging mga principal or core dancers ng ating company. So we're looking forward to the direction, the continuity of the plans, and also yung enhancement pa ng programa ng Bayanihan na may parating ang mayamang kultura ng ating bansa sa ibang iba't ibang panig ng mundo. Nako, maraming salamat, Adi, sa magiging guest dito si Padayon. Kaya mga kapadayon, ang panghihintay natin, halina't saksihan ang kanilang pagtatanghal. Thank you.
At mapuno ng pag-asa
sa kwentong tabok namin ngayong hapon. Dito lamang sa Sininspirasyon. My name is Faith Navarro from Tarlac City, freelance artist. Ang ano kasi sa akin, ang tattoo is sacred eh. Hindi ako gagawa ng isang tattoo na kokopihin ko from Google. Though di naman din masama yan kung nagpa-practice. Pero sacred sa akin ang tattoo. Sinasabi ako sila na magsabi lang kayo ng words or anything na pwedeng mag-describe ng tattoo na din ako na magka-conceptualize. Ako, swerte ako na pagkakatiwala sa akin ng mga tao, yung balat nila, nadadalhin nila habang buhay. Swerte ka nun. Maswerte ako nun kasi pinagkatiwala sa akin. So, in return, bibigyan ko sila ng tattoo na mas meaningful sa kanila. Minsan kasi nangyayari, okay naman yung gamit, yung nagtatattoo, professional naman. Then sa kapabayaan ng tao, kasi hindi natatapos yung tattoo hanggat hindi siya gumagaling. Dapat minomonitor mo pa rin yun. Kasi ako ganun ako eh. Part ko yun na minomonitor ko pa rin sila hanggang sa gumaling yung ano mo, itatoo mo sa akin. Parang ang ganyan. So, may mga na-educate na rin naman kami iba. Ilan-ilan din naman na pag nagtatanong sila sa ibang artist, tatanong nila ako anong ginagamit mo. So, alam na nila kung ano yung dapat na ginagamit sa pagtatato na essential na kung ano yung dapat at kung ano yung hindi. So ngayon, ano yung problema ng maraming tattoo artist na nagsisimula ngayon? Yung fundamentals. Kung aaralin yung fundamentals, mas accurate yung paggawa mo sa tattoo. So ganun. Ayoko nang gamitin yung lingon tuloy lang. Tutuloy naman yan kung gusto talaga nila. So, para may iba naman, andun na rin eh, andyan ka na eh, tuloy mo naman yung hindi yan, nasa sa'yo yan. Hindi naman iba gagawa sa'yo. Ngayon na may dumako tayo sa Philippine Philharmonic Orchestra o PPO, ang leading orchestra ng bansa at tinaguriang isa sa mga nangungunang musical ensembles sa Asia-Pacific region. Isa sa mga gawain ng PPO ay ang outreach program kung saan ay lumilibot sila sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipalaganap at iabot ang musika sa mga paaralan at universidad, ahensya ng pamahalaan at iba pang komunidad sa bansa. At bilang bahagi ng outreach program ng PPO ay bumisita sila sa Urdaneta, Pangasinan upang magtanghal at iparating ang layunin ng programa. Halina mga kapadayon at ating tunghayan ang naganap na PPO Outreach Concert sa Urdaneta, Pangasinan. Thank you.
Thank you.
Isang sandali na makatikim ng pagmamahal matapos ang luhang pinagpalit ang sandali di naman nagtagal ang lingap mo. Akala ko ang mundo na ay akin, ngunit hindi pala ganyan, kay bilis makalimutan na minsan ang minahal ay ako. Ano na lang yung konting pasakit kung ang katumpas ay pagmamahal. Pag-ibig mo ay aking langit, kahit buhay ko'y handang isugal. Ang himig mo aking aawitin habang ako'y
nang minahal ay ako. Sa awit
ating pong nasaksihan ng pagkatanghal ay talaga nga namang matatawag na excellence in the arts. Maraming salamat sa Lily Cruz School of Ballet, Ramon Obusan Folkloric Group, Bayanihan, the National Folk Dance Company of the Philippines, at ang Philippine Philharmonic Orchestra sa inyong patuloy na pagkataguyod ng ating sining at kultura. Muli tayong magsama-sama dito lamang sa Padayon! Mga partners at mga kapadayon, tunay nga namang napakagandang panoorin ng mga pagkatanghal na ating nakita, syempre sa temang Excellence in the Arts. Naku mga partners, nakakataba ng puso at nakakatuwa talagang mapanood at mas makilala ang ating mga, ang ilan sa mga outstanding performing groups ng ating bansa. At mapalad ako mga partners dahil bilang head ng arts section ay mapalad ako na nakadaupang palad ko ang ilan sa mga pinuno ng mga dance companies na ito tulad ng Bayanihan Folk Dance Company, si Ma'am Susie Benitez na naimbitahan ako ng inyong season performance. At of course, si Ma'am Shirley Halili Cruz na head ng Committee on Dance, naging bahagi ako ng ilan sa mga programa tulad ng Dance Exchange at Sayaw Pinoy. At partner nung unang travel ko sa NCSA nung bago ako, yung National Folk Dance Workshop na ginawa, no? Sinagawa ni Nationwide yun, no? Ng ating National Artist for Dance, Sir Ramon Obusan. At syempre, sa PPO nakatrabaho ko rin si Sir Hermie Ranera. So, bilang head ng art section, nakakataba ng puso na itong mga puno at mga performing groups ay nakakadaupang palad natin. Yes. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts ha? At NCSA Official. Dito sa programang hatid ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, ugaliin kami samahan tuwing Sabado Tinggo, alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!